Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat bumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa aming sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga'y mag-aasawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit magdaranas sila ng mga kahirapan sa buhay na ito, at yan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang aking takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa'y mamuhay na parang walang asawa, ang mga nananangis na parang di nananangis ang mga nagagalak, na parang di nagagalak. Ang mga namimili na parang walang ari-arian at ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito na parang di nila ito alintana sapagkat ang lahat ng bagay na sa daigdig na ito'y mapaparam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
O kabyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabyak ng hari namin, ang payo ko yung uliningin. O kabyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. O kabyak ng hari namin, ang payo ko'y yung uliningin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda. Sinulid na gintong-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta. Haharap sa haring yaong mga abay ay kasama. O kabyak ng hari namin, ang payo ko yung uliningin. Sama-samang masasaya ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling sa daigdig maghahari, kapalit ng ninuno mo sa sinumang mga lahi. O kabyak ng hari namin, ang payo ko'y uliningin. Alleluia, 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 alleluia. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang naghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapupuutan at pinagtatabuyan at inaalamura ng mga tao. At pati ang iyong mga pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit aba sa inyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtatamasa kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y nagugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kasalanan bang maging mayaman, mga kapatid? Siguro kapag nagpadala ka na sa iyong yaman o kung anumang may ari-ari ang meron ka at nakalimot ka na sa Diyos, doon na papasok yung kasalanan. Doon na papasok yung iyong pagdiyos sa ibang sa mga material na bagay. Ngunit ang pagiging mayaman ay hindi kasalanan kung ikay kung tayo ay ang baling ng ating paglilingkod at papuri ay sa Diyos. Ngayon naman, kapag ka mahirap ba,
Ang isang tao wala nang ginawa sa buhay kundi maghintay, maghintay ng mga bagay-bagay. Ito yung dalawang, sabi ko kanina sa reflection natin, ito yung dalawang pagpapala ng Panginoon. Double blessing. Kasi, sana naman yung mga mayayaman sa atin sa material na bagay o yung mga may kaya sa buhay ay hindi mabulag ng kanilang yaman. Kasi sabi ng Panginoon dito, nagtatamasa kayo ngayon ng kaginhawahan. Yung mga aba naman, yung mga mahihirap naman, hindi yun yung justification sa mga mahihirap na talagang patuloy na maghirap o para tulig sa inyong mga mayayaman, hindi. Pero may mga mayayaman naman na sinasabi nila, palagi kaming tumutulong sa simbahan, palagi kaming nasa simbahan. Ang mga mahirap ay aming, o nagbibigay kami ng mga abuloy sa mahihirap. Ngunit mga kapatid, ito na yung medyo may konting dapat tingnan pa para ma-reconcile ito. Dapat yung mga mayayaman sa atin o yung mga may kaya sa buhay, eh sila yung yaong pagtuunan nila lalo ng pansin, huwag silang magsabi ng yung mga may hirap ay palagi namin tinutulungan. Hindi dapat gano'n. Bagaman tumulong sila nang wala nang sinasabi pang iba. Lalo na sa simbahan, lalo na sa mga may hirap nating kamag-anak o kaibigan. Tapos naman yung mga dukha, sasabihin kasi ng mga mayayaman, meron lang kami Father, may kaya lang kami, pero may spiritually mayaman din kami kasi binubusog namin yung aming kakayahan, ay yung aming espiritu. Ang sinasabi ng Panginoon, yung mga dukha sa espiritu, sila yung mga nakakakilala lalo sa Diyos. Yung mga walang yaman sa buhay, yung mga aba, yung mga mapagkumbaba, sila lalo yung nakakakilala kung ano yung mukha ng Panginoon. Kasi naman, nabubulag ang ating mga kababayang mayayaman, tapos sasabihin lang nila, hindi po totoo, Father, na wala kaming baling sa aming kapwa. Ayun namang mga hihirap, sila naman yung pakabubusugin ng Panginoon sa mga biyayang nag-uumapaw. Kaya mga kapatid, ang paalala sa atin, sa pagpapalang ito, naway makamta natin yung hindi pakitang tao. Hindi huwad, hindi kabuktutan yung ating pinapakitang pagsamba sa Diyos. Kasi kapag kaganon, hindi tayo dito pabilang sa mga mapapalad. Hindi tayo yung sinasabing anak ng Diyos. Kaapuutan man tayo, mas maganda yung ating yaman, yung mga pagpapalang na natatanggap natin, ay yun yung magdala sa atin sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya, sasabihin ko muli, mapalad kayong mga dukha. At ngunit, aba naman sa inyong mga mayayaman ngayon. Naway itong beatitudes na ito ay maghatid palalo sa atin sa totoong pagkakakilanlan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating kapwa. Panalangin ng bayan, magsitayo pong lahat. Mayaman man o mahirap, lahat tayo ay sama-samang tinatawag ng Diyos bilang Kanyang mga anak ng kaharian. Manalangin tayo sa Ama ng may tunay na puso. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ala, lingapin mo kami. Ang simbahan naway, dumaranas ng pag-uusig, naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at lipunin ang lahat sa pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami.
Ang mga dukha at mga nangagugutom, naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga sumasampalatayang inuusig, iniinsulto, kinamumuhian, at inaabuso, naway magbunyi sa kasiyahan ng kahariang naghihintay sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway makadama ng kasiguruhan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Isama rin po natin sa ating banal na misa ang Thanksgiving Mass for the birthday of Abnel Manalang at para sa kaluluwa ni Orendo Abayon, Senior at Oreto, and for the soul of Leonardo Monton Ambrosio. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga hinaing, naway ipahayag namin ang aming buhay, ang kaligayahang inihanda mong maging amin, sapagkat ikaw ang aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na ng iyong minarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon pinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kaming lahat kami sa gipi palayain. Kaya't siyang kinalinga ng mahal na Birhen at naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisa niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay
upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna sa pagitan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri't sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at binubuhay
Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang prayer to Mary Mater Dei. Hail Holy Mother of God, Mother of Divine Providence and our Mother, to you, gracious and merciful, Almighty, over the heart of your Son, Jesus, we turn with confidence. Come, O Mother, come to take care of us. Here, take the key of our hearts. Come to rule and guard. Come to defend our home, the Church, and the whole world. Grant us, O Mary, a great and magnanimous spirit, patient in trial, strong in hope, ardent in love for God and for brothers. Holy Mother, remember us in the presence of God. Watch over the steps of our life until the holy paradise. Close to you, Mary, always with Jesus, always with you. Holy Mother of the Lord. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Para mo.